6 miles. On the left side? On the left side of the highway. Pag hindi sigurado, isama si magtanong. Huwag mahiyang magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. Pinoy Trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on trucking. Yeah, I keep on trucking. Hey, good morning. Palis ako dito sa bahay. Biyahe na naman. Aking biyahe ka na papunta ng Montana. Riker, Montana. Papalit ako ng blade ng wiper dahil ito hindi siya maganda sa winter time, dapat yung matigas. Kasi nung last nga, nung pauwi ako ng Winnipeg, talagang muntik na akong man, muntik na akong masigasya. Nag-build up kasi ng ice dito. Pangano, i-reserve mo lang to parang summer. Pero meron talagang blade na wiper na ginagamit during winter time. Okay. Yan na siya. Hello, Ben. It's Adam, how are you doing? Oh, hi. It's Marco 1447. I'm good. How are you? Good. I need a permit for order number 878759. Overweight. I got a ticket and on my steering it's 11,660 pounds. Drive is 35,580 pounds. And trailer is 37,660 pounds. I got a tandem trailer.
I'm gonna cross on Dunset. Okay. Yeah. Bye bye. Arriving at coordinates on the right. Mark Anthony Molinette, a new operating zone has been detected and is pending your acknowledgement for activation. You have 8 hours and 4 minutes of remaining drive time. Walang tao dito. Do I need to go out or... Pumunta ko dun sa loob. Dahil wala akong nakita mga officer na ano. Ito, nandito na. Naghihintay lang pala dito. Hello. Excuse me, sir? Oh, Winkler. Winkler. Alright, here you go. Thank you, sir. Thank you.
galing sa isang US veteran. And shout out din kay Raven diyan sa Hawaii. Batang Lanao sa Hawaii. By Pinoy Texan, thank you so much ha. Ano padala nito si Pinoy Texan? Wow. Oh. Short pan na army. Ayos ah. Okay, ito yung pinadala ni Pinoy Texan, US Army. Bye, thank you dito ha. Pang ano to, pang exercise. And yeah, dalawa ng t-shirt ko. Saan ba galing yung isa? Ah, okay, ano pala, yung sa Hawaii. Galing sa Hawaii din yun. Iba din yung style niya. Ito, US Army. Mapagkamalan akong sundalo nito, bay. Mapagkamalan akong US Army nito. Hindi kaya ako masita nito. Yeah, US Army. Si Pinoy Texan ay isang veteran, isang US Army din siya. Bisaya siya, Tagalanao. Yeah. Bye, thank you so much dito. Parang butak to eh, parang style ranger na, no? Na style na damit. Thank you so much, bye Ronnie, sa pinadala mo. Yeah, Pinoy Texan, thank you so much. Dating ex-military sa Amerika. And meron pa akong isang i-unbox. Ito, in-order ko rin ito. Ah, bakit ba ako nayuyungit? Ito yung ginagamit ko sa mga angle-angle sa labas ng truck. Ito yung ginagamit ko siya na ano, na anong tawag dito? Small rig. Nag-order pa ako ng dalawa. Apat na sana to lahat. Kaso lang, yung isa ay nasira. So, kailangan ko siya sa mga angle sa biyahe. Pag may mga oversized load ako, kailangan ko siya ng ano. Grabe naman, higpit naman namin ito. So, ito siya. So, sa Amazon ay nasa $11 yata. Ayun, no. So, same lang siya nito. Same lang siya ng ano nito. Yun. So, lalagay mo yung GoPro dito. Lalagyan mo lang siya ng ganitong style. Para mapagkabitan mo ng GoPro. Yan. Tapos saka mo siya tatali. Ah, ihigpitan pala. Pag higpit niyan, meron pa akong wire na ginagamit dyan. Example, pag nahigpitan na siya, kung saan siya nakahigpit, may nilalagay. Ginawa ko ito. Bumili ako sa Canadian Tire para hindi ano. Example, naka-mount na siya, no? And then kung may mapagtalian ako, itatali ko ito. Tatali ko siya para just in case na kung bumigay man siya, nakahang lang yung ano, nakahang lang yung GoPro doon sa bakal na pinagkabitan ko. Sinadya ko talaga siyang gawin. Okay. So tawag dito ay small rig, mga ano to, pang angle-angle ba. So meron na akong wala. Ito. So isa, dalawa, tatlo, apat, meron pa isa. Vlog ka lang tapos cellphone. Kailangan mo mag-invest ng gamit para mas lalong gumanda yung mga shots mo, mga angle sa vlogs. So ito yan. So tatlo na ang aking kakabit mo lang siya dun sa may bakal. Pwede mo siya ikabit dun sa may gulong, dun sa gilid ng gulong, o huwag sa gulong, dun sa basta, kung saan mo maisipang maglagay ng angle. Maganda siya,
parang ano ba tong maganda siya. Ito yung luma ko, yung isa nasira. So anggel ako dun sa gilid ng truck, sa gilid, sa taas, sa ilalim ng truck. So ito yung mga ginagamit ko. O diba, ganun talaga, mag invest ka talaga ng mga gamit mo. So anyway, matutulog na rin ako. And kita tayo bukas ulit ng umaga. Size load.
Okay, nasa Montana pa rin ako ngayon. Pero nasa kalagitnaan na. Malapit na rin ako ang dumating sa aking destination. Area na ito, Montana at saka Wyoming, magkatabi na lang sila. Pero ang inaalala ko dito, yung aking fuel. Half na lang yung aking fuel, then parang napakalayo dito sa highway kung saan merong mga gas station. Well, dahil hindi ako sigurado kung dito ito ma-unload, itong area na ito. Pero ang binigay sa akin na address ay 2518. Oh my god. So ang gagawin ko, parang ito yata. So ang gagawin ko dito, magtatanong. Isama natin si magtanong. Pero sana meron pang tao. Alas 4:07. Ito yung address na binigay sa akin, 2518 Windmill Road. Kaya yeah, ito nga. Ito yung nasa GPS. Ito yung pinigay. Wala namang mga crane dito. Dito na ako magpapalipas din ng gabi dahil hindi ako sure. Hindi ako sure. Sana may tao. Nadadaan. Parang haunted naman to. United States. United States Post Office. Parang hindi dito, pero yung address na binigay kasi 2518. Tao kaya? Hello, sir. I'm looking for a coal mining. Yeah. Spring Creek? Huh? Spring Creek? Yeah, that's correct. Spring Creek coal mining. How far is it? You go back there. Oh. From that railroad? Yeah. Okay. I work at Deckard's on that side. Okay, thank you, sir. Okay. So, dilagpasan ko na yung coal mining.
doon pala, babalik pa pala. Pero binigay kasi sa akin ang address 2518 Windmill Road. Tapos sinerch ko yung 2518. Ito yung binigay sa akin address. So, ang gagawin ko 5 miles from here. So, hanap tayo, nandito lang siya. Pabalik ako eh. Railroad. Uy, border na to eh. Dito nito. Wala pa naman signal. Yeah, pag hindi sigurado, isama si magtanong. Huwag mahihiyang magtanong. It's clear. Clear dito. So nandito lang siya. Sa gilid ng 3-1-4. Okay, let's go. Ibang dadaanan yung truck papunta doon, nilagpasan ko na naman siya. Wala pa naman magagayad sa amin. Tama na, tapos na akong mag-maneuver. May dumating na mga kotse sa likod. Hello. Should be here? Oh. Okay. Good evening. Yeah. Spring Creek Coal Mining, right? Yeah. That's correct. I have an appointment tomorrow at 8 a.m. Well, you know what? You should have just pulled in right where that sign is over there and parked. Come over here and parked. I'll show you something. Okay, let's go. Nothing. Okay. Well, you think you could swing around? I'll try. I don't know how big you are. See, there's a gate right there and you just drive right through there. Can you make there's a gate over there? Yeah, right between those two markers. Yeah. You go right through there. The gate is open and you can go over there and park. Okay, sure. Okay, let's if go. If you can do it, hopefully you can. I will try.
sure? Are you sure? Can go now after? Yeah, you're all set. Yeah. I'll escort you back now. Yeah. Get my right here. It's cold, eh? Yes, sir. Thanks for waiting. That's okay. I'll follow you. Yung lamig dito, kumakapit sa itlog. Noi Trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on.